parang pageant lang ah. Tibay. Oh, parang pageant. Sabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, walang magpapatalo dyan sa mga yan. Talaga daw maglalabanan ito sa bukay, abangan ninyo. Papakita ko sa inyo, our beautiful team bride. Pwesto na ladies. Okay, yan. Siyempre, andyan ang mga matrons of honor. Unahan kayo, Ate Jane. Ready na ba kayo, ladies? Madali lang to. Alam nyo to. Abante kayo, Ate Jane. Nandito ako sa gilid. Sundan nyo lang ako kapag di nyo na alam. DJ, music. 1, 2, 3, go. Yun. Palakpakan natin the team right dito lang kayo sa gilid. Eto na. Eto talaga nakapag-practice to. Kasi sinabi ko eh. Pag sinabi kong jumbo hotdog, talaga naman kakaldag tong mga to ngayon. Kung alam kong mahiyahin yung mga yan, abangan niyo mamaya. Gagawa ako naman. O, tignan mo parang may... Ah, talaga lang. Hey, the team group, ladies and gentlemen, palakpakan po natin. Ah, mga mahi, oh, parang may pinagandaan. Nakapamulsa eh. Nako, pwesto boys. Nako, eto na, videohan nyo to. Mr. Harabas, magja-jumbo hotdog. Hoy, Peng, lumabas ka, Peng. Peng. Okay, Peng. The team group, let's give it up for the team group, Houston. Pinabahan naman, pinagpawisa naman. Rian and Sean Darwin Capiola! Hey! Nabuhay ang pabukasan! Kuya Dada. Diba? Solo lang, solo. 1, 2, 3! Sumabay ka na magkamahiliya. Ay, alam ko na. Mariyain lang kunwari. Alam na ba? Isa pa? Hey, last one! Mrs. John Darwin and Juvie Ann Gabiola. Picture girls, come on, lapit kayo. Team bride and team groom. Magic spell you cast. This is Lavion Rose. Kiss na ba dyan?
apart. Oh, when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love song. And life will always be la vie. Let's give a big round of applause to the newlyweds, ladies and gentlemen, Juvian and John Darwin Gaviola. Now, Tatang, pwede po ba namin kayong ma-invite dito for the father and daughter dance? Pero po ito rin ay pag-iisang dibdib ng kanila pong mga pamilya. At Kuya Da, kung meron man unang lalaki na nagmahal sa iyong misis, si Tatang syempre yun. Kaya kung kaya mong pantayan, lampasan mo pa yung pagmamahal ni Tatang sa kanyang dalaga na ngayon ay misis mo na. Palakpakan po natin for the father and daughter dance. Kiss on the forehead, a day dance in the living room like we're 18 and see. Hey, Juby, parang may ibang sayaw si Tatang na gusto, no? Parang may ibang sayaw si Tatang na gusto. DJ, yun, Tatang! Yes! Go, Tatang! Isayaw po yung Tatang, hindi kami papayag na yun. Oh, yes! Talaga naman. Oh, yes. Yeah. Oh, yeah. Yun. Yun ang inaantay ko. Oh, yes. Oh, sige. Ay, nakumipot na. Sinasay, palakpakan po natin. Tatang, thank you, ah. Siyempre, ngayon naman, Kuya Dada, unin mo ang iyong beautiful mother na napakasarap pong magluto. Kaya malusog, ayan. Kung hindi mo man din mapantayan, lampasan mo yung pagmamahal at pag-alaga ni Mama. Palakpakan po natin for the mother and son dance. Ay, magaling. It's only a heartbeat. Parang nakukulangan ako sa energy. May gustong kanta si nanay. Hey! Ay! Alam niya! 1 and 2 1, 2, 3 Ay! Naku, Kuya Da. Napapatiktok itong nanay mo. Oo. Thank you so much. Walakpakan po natin ang mga magulang ng bagong kasal. Thank you so much po. And bawat isa, Panginoon, na patuloy po, Lord God, na kumakapit sa pananampalataya sa inyo, Lord God. And as we continue with this celebration, patuloy po na kayo ang magbigay ng kaligayahan sa bawat isa at sa pagkain po na aming pong pagsasaluhan, Lord God. Kayo po ang magbigay ng kalakasan, Panginoon, at kalusugan sa bawat isa at lahat po, Panginoon, ng pamilya, Lord God, na wala pong maihain sa kanila pong mga hapag. Kayo po nawa, Panginoon, ang mag-provide for them, Lord God. And thank you po sa lahat ng mga tumulong at ginamit mo to make this wedding and this marriage possible, Lord God. Muli po, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila, at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming tigapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Wala pong bagay na mangyayari kung hindi po dahil sa Kanya. Kuya Da, isang diretso yun. Mahabang slice, pero isa lang ang kukunin ninyo. Ayan. Thank you so much po to Ma'am Princess GB. Thank you, Ate Princess, sa ating cake ngayon. Congratulations! Yun na yun, kasi kota na kayo sa pagluha at kota na rin kami. Lalo na si Tatang, si Nanay, si Tita Bioli, and syempre si Tito. Kotang-kota na, hindi na kami magpapaiyak. Ulit, congratulations! Birthday dyan. Congrats! Ayoko niya! Nasabi ko naman na lahat sa'yo before pa nung wedding mo. Ba't may pasal? Buong tarat-tarat niya dyan, DJ.
wala naman ako masabi kasi para sa mga kayong bagay sa isa't isa, tsaka tignan nyo naman, napapaligihan kayo ng mga taong mahal na mahal kayo, kaya super blessed yung dalawa. Yun lang. Congrats! Thank you, Ate Cash! Si Ate Cash po ay sa Tigamena, sa Manila din po nag-stay. Talagang inuwian niya ang kanyang BFF. Ben, Dada, congratulations. Parang kailan lang, no? First year high school po kami nung una kaming magkakilala sa jeep. Usap pa kasi yung service sa Mangarin. Doon lagi kaming magkasabay, papasok, and pauwi. Tuwing may mga project sa school, kapag partner, kami kaagad yung magka-partner. At ito na nga, dumating sa buhay mo si Dada. Oy, Mr. John Darwin Beltran Gabiola. Ingatan mo to si Juvie na napakabait na tao, talaga namang one call away friend na at ewan ko na lang, hindi na ako magbabanta na kapag niloko mo to, kapatid niyang puro lalaki na malalaki naman ang muscles, ewan ko na lang sa'yo kung magloko ka pa. kaya Beng, congrats, I love you. Love na rin kita. Thank you so much. Wala pa ka naman po natin, Maria Char Casanares. Next, tawagin natin our best man, Mr. Jasoni Gaviola. Wala pa ka naman po natin ang kapatid ni Kuya Dada. Dada po siya mas kilala dito eh. Sir, bumati ka sa iyong dalawang kapatid na ngayon. Naku, nadagdagan ang inyong pamilya. Huwag ka magalang mahina lang ito kumain. Hello. Ayan na. So, good evening. Congratulations, Juvie and Dada. Ako pala yung panganay sa aming magkakapatid. Then, sumunod si Dada. Then, pangatlo si Jessica, babae. And, bulso namin si Jason. And, syempre, since bata kami, and magkasunod kami lumaki na maraming edad. 2 years lang ang edad namin. So sa paglalaro, magkakasama kami laging dalawa. Tapos siyempre, yung tipikal ng magkapatid, laging magkasama, lagi rin magkaaway. Kaya ayun. Pero in the end of the day naman, kami laging magkatabi niyan sa kama sa pagtulog eh. Hanggang pagtanda, hanggang kagabi eh, magkatabi kami doon sa kama eh. No, hinahanap ko pa nga eh. Sabi ko, pinatulog ko na eh. Anong oras na kasi hindi pa natutulog. And may nangyari din na times na nag-away kami nito, walang pansinan yan. Diretso lang, panagkakasalubungan sa bahay. Tapos eh, siyempre, gabi na, kami magkatabi, naglalatag na ako ng kama. Magtatanong nga lang ng diretso na walang emotion eh. Oh, nahangin ka ba? Oh, sige, talikuran na. Tatalikuran na kami yan. Ang magpapansin na lang kami yan, kinabukasan. Kasi pagising namin, magkaakap na kami. Ayun. Panimindigan na lang namin. Kaya magtatawa na lang kami. Yun, para wala na, libas na. So siyempre, hanggang tumanda kami, alam ko na yung mga timpla na ito, lalo ni Dada. Ayaw ko, kung alam ko, aware naman si Juvie, minsan talaga si Dada. Hindi ka pa ba aware, te? Ikikwento na aware kayo. Aware na sigurado ko. Si Dada kasi minsan, pag naipag-usap ka lang ng normal, parang biglang lumalakas boses niya, nag-i-explain. Emotionally nag-i-explain kasi pag mga normal na usapan lang siya, talagang tutok-tutok sa usapan eh. Kaya minsan, hindi mo maiwasan mo ito, mag-away kami. Pero napansin ko noon, yung mga nakaraang taon, nung nagpunta na siya dito sa amin dulo, kasi ito si Dada, may igali din siya na pag mahilig siya sumali sa mga grupo. Nagmamotor din kasi siya dati, and mahilig mag-travel. So yung nagmamotor siya, nahilig din siya sa motor, nagkahanap siya ng grupo. Ang alam lang namin yung parang normal na grupo lang, sasali lang siya mag-ride. Pero nakikita namin parang busy lagi eh, mga nag-o-organize eh. Hindi na alam kung presidente pa ba siya ng grupo nila eh. Kaya yung nahahanap kami sa harabas, si Dada, hindi na ako nagtaka na nakahanap na ng grupo, tapos all hands din siya mag-organize. Then yung nagpaalam nga na pupunta ng Mindoro,
Yun na, parang nagtaka ako, parang iba yung nakita ko sa vlog niya, ano, Mr. Editor eh. Parang iba to ah, hindi harabas ang pinunta. Tapos doon na, yung pauwi si Dada, doon na parang papansin ko medyo nag-hold back na yun. Misang galit, parang tas maknari siya na, oh, nagagalit siya, parang tatawa na lang, so sorry agad. Kumbaga may pagbabago talaga eh, dumating si Julie. Meron pang isang pagbabago nun eh, yung kausap ko lang, yung distansya, napapalapit eh. Kasi one time na kausap ko siya sa chat, kaya nasa tondo siya, ano, magka-chat kami, walang binabanggit na alis siya, pupunta sa ganito. Kinabukasan, itong Jason, nasa Mindoro na. Inang umaga, gabi kagagabi, tondo lang to eh, tondo to Mindoro eh, dahil pa yung may expressway papuntang Mindoro. Yung binigay kasi namin, nakita ko yung dinadaanan niya, 3 hours, ang layo eh. Kaya sabi ko, seryoso talaga to si Dada. Yung time na lagi nalang pumupunta dito sa Mindoro. So ayun, naalala ko dati, yung trabaho, pinag-uusapan namin, balak niya mag-abroad. Yun. So ayun, ibang binigay eh, hindi abroad eh, domestic ang binigay, di ba? At ang natuloy lang, umalis ka sa bahay. Yun lang. So yung nakita ko naman na yung trabaho niya, gusto niya yung ginagawa niya, masaya siya. Eh dun, masaya naman ako sa ginagawa niya. Then, yan si Juby, nakita ko pa teacher, malakas ano nito, tag dito ha. Yung pasyensya, mahaba. Ang iniisip ko lang, pag naubos yung pasyensya, baka mamaya, dalhin nga nito sa guidance eh. Ano kaya tawagin si nanay, bring your own mother eh. Pero ayun, since after nito tol, alam mo namin na, syempre, mag-uwi na lahat. Diyan na magsisikin sa'yo na dito ka na talaga nakatira eh. Kaya if may time ka, siyempre, kamustahin mo na. Lalo sila nanay in terms of communication. Gawin mo linggo-linggo mong paiyakin, tawagan mo. And then siyempre, ano, ayun, yung huwag naman kalimutan yung sa Panginoon, di ba? Kasi wala, kung hindi naman kayo nakita in time, wala tayong lahat dito eh. Sabi nga sa misa kanina, di ba? Hindi ganda sa kanya. Kung ba may right time talaga para sa isa't isa, kailan pala yung ano, yung kayong nakakilala ni Dada? Ano yun? Secret ba? Ah, ganun. Anyway, may kapatid na kasi sa tradition namin, Family Gabiola, every year, nagpipray kami. Nasalubungin muna namin yung year bago kami lumabas mag-lead sa everyone. And naalala ko, alam ko 2019, ako yung nag-pray nun, nag-lead sa kanila. Then, nag-pray ako, tapos hinabol ko, sana Lord, love life din para sa akin. And then 2020, nagkaroon akong love life. Yung 2020, siya yung nag-pray. Sabi ko, patapos na sabi ko, ito, nag-like, magandang ako sa kanya, nag-pray, nagkaroon din. Tapos yung natuwa ko sa kanya kasi yung nag-propose siya, this year, New Year din, di ba? Kaya napaka-meaningful ng New Year sa amin eh. Lalo rin ginawa ni Dada yun. So, ang bilis din ng pangyayari sa kanila. Kaya minsan talaga pag ano eh, pag mabilis kayong mag-desisyon, hindi dahil nagmamadali kayo, di ba? Kasi dahil naramdaman niyo at alam niyo na binigay na ng Panginoon yung Diyos na nagagpuan niyo na yung the one. Ayun, so, ayun, yun lang. Thank you so much. Congratulations ulit. Thank you. Next, ito naman yung mga BFF. Tuloy-tuloy na natin. 3 months ago lang, ako yung nakaupo tapos ikaw yung nagbibigay ng message. So, nakakatawa kasi napakaganda ng wedding. Not to mention na 1.5 months yung preparation, di ba? Ang galing. Nakakahanga po tong dalawa na to kasi nakita ko kung gano'n nila kamahal yung isa't isa. Kung gano'n nila sinusuportahan yung isa't isa, lalo na si Dada na talagang tumatawid pa ng dagat para lang suportahan si Juby. It's needless to say naman na pangalagaan yung isa't isa, mahalin yung isa't isa kasi nandiyan na yan, nakita ko kung gano'n yung kamahal yung isa't isa. Just keep the love burning na lang. And piliin niyo yung bawat isa kada araw bago mag-end yung day. At piliin niyo rin ang Diyos na maging sentro ng marriage life. So, yun lang. Congratulations. Thank you. Ma'am Charlene, mabuhay! Maraming salamat po. At eto, meron tayong last sa mga messages ng mga friends and family. Tawagin po natin ang kapatid ng Jessica. Bumati ka na, te. Evening po.
Good evening po sa inyong lahat. Ako po yung nag-iisang kapatid na babae ni Kuya Dada. So, ano bang nasabihin ko? Si Kuya Da. Sabi ni Kuya, close daw sila eh, di ba? Pero mas close kami. Di ba kaya? Mas close kami ni Kuya Da. Si Kuya Da kasi yung tipong mainitin lang yung ulo, pero mabait pa rin. Mabait naman siya. Masasabi ko lang kay Ate Juvi, syempre, welcome to the family. Mas habaan mo ang pasensya. Huwag kayong matutulog ng magkagalit. Kung sakaling magkaroon kayo ng problema, huwag kayong matutulog ng magkatalikod. Bilang nauna akong mag-asawa sa inyo, papayuan ko na lang kayo based on experience. Kung sakaling mayroon kayong misunderstanding, mas maganda pag-usapan nyo, ayusin nyo. Huwag kayong magmataasan. Mag-meet kayo sa middle. Kung mainit ang isa, yung kabilang panig is lay-low lang. Suyuin. Suyuin mo ng suyuin. Kuya Da, suyuin mo ng suyuin, ha? Kasi, Ate Juvi, walang solian yan. Di na namin tatanggapin yan. Ha? Iligaw mo na lang, tapos inform mo na lang kami. Para hanapin na lang namin siya. Okay. So, yun lang. Congratulations. And masaya kami para sa inyo, Kuya. Dito ka na. Chat-chat na lang. Video call. Dalaw kayo every month. Sige. Congratulations sa inyo dalawa. Thank you po. Thank you so much, Ate Jessica. This time, yung mga pangalawang magulang naman, yung tatawagin natin. Unahin na talaga natin, Ninong Bong, Ebanisito, bumati po kayo sa inyong dalawang anak. At kung meron po kayong paalala at banta, pwede niya rin po ninyong sabihin ngayon. Palakpakan po natin, everyone. Nandiyan pa po ba kayo? Magparamdam naman kayo. Kumakain pala. Ninong Bong. Diyan po yung ating microphone. Nasaan na? Naka-Ate Jessica ba? Ayun pala. Ayun, magandang gabi po sa lahat ng naririto ngayon. Mga nag-effort na makarating mula pa sa kung saan malalayong lugar. Magandang gabi po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa pagdalo. Si Dada, hindi ko alam kung isa ako sa kinontak nito para pagpunta rito sa Mindoro. Siguro, aside from LSE, GOBS, at saka ibang tropa, ito na yung nagtatanong ng biyahe ng barko, gano'n. Paano bang oras? Anong oras yun, di ba? Parang mga madaling araw, kachat ka, di ba? Nakolde ka. Yung pala, yun na nga. Nag-ride siya papunto sa puso ni Judy. Yan. Basta rider daw, no? Sweet lover. Hindi. Bilang isa sa magmamagulang sa inyo, tulad niya na sinasabi nila, pagka may problema, i-ride na lang natin yan, ha? Oo, sabi mo na lang ako. Usap tayo. Yung Yubi naman, mabait yan. Versions na subaybayan ko yung pagiging bata kasi naanak ko sa Binyag, naanak ko sa Kumpil, naanak ko sa Kasal. And therefore, that thankful din sa ako sa napili niya maging principal sponsor. Ayun lang po at God bless. Sana ipagpalain at susun sana. Tapos na kayo, ha? Apurahin nyo. Sige. Maganda na po sa lahat. Thank you so much. Thank you so much, Ninong, and Mr. and Mrs. Gaviola.